Oops! Ay! Sakit! Okay, so meron tayo ditong living creatures na kailangan nating i-unbox. Itong nasa loob eh, hindi akin. Pasuyo lamang to. Ito ang tinatawag kong de-devour box. Ayan, dahil sa kanya yung nasa loob kay de-devour. Okay. Ang ganda ng packaging. Ano to? Typopeltis tarnani? Ano itong Typopeltis tarnani, man? Nakalagay dito. Hindi ko alam kung isen sa mga nasa loob. Parang imbutido lang to. Yan. Oops. Dalawa nga. Ito ay mature male na Encyocratella olivacea. Last molt niya ay noong November 2020. So last month lang. Fresh na fresh. Sariwang sariwa. Tapos meron tayo ditong Typopeltis tarnani. Ito ngayon ko lang to na encounter tong species na to. Siguro spiderling lang to. Yan natin na. Hoy! Nagulat pa ako. Ano to? De-devour ha? Nahilo ko pa yung leg niya eh, no? Sana okay lang yun, okay lang. Itong leg na to yung nahila ko. Sorry. Actually, hindi ko alam kung ano to yan. Scorpion ba to o ano? Okay, dito ko muna siya lalagay, no? Hindi ko alam kung ano yan. Actually, kailangan ko nang alisin yung container na malit sa loob. Iba kasi baka magulungan siya eh. Ano kaya to? Aba na. Kumapit yung leg niya sa tissue eh. Yan. Okay, yan yun. Hindi ko alam kung ano to, de-devour. Pero, nandyan na. Ito yung mature male na E. olivacea. Pintahan natin kung alive-alive siya. Ayan siya. Mukha namang alive, no? Hindi naman siya naka-death curl, no? Ayan yun. Buhay siya. So, yan guys. Isa pala siyang whip scorpion. Kala ko naman kung ano na eh. So, mukha siyang scorpion. Pero, hindi siya scorpion. So, discuss natin, no? So, meron siyang tail na parang stinger. Pero, hindi siya stinger. Isa lang siyang whip. Parang latigo. Ayan, no? Napakanipis kasi maliit pa siya eh. Tapos meron siyang parang pincers na parang si scorpion sa harapan. Pero hindi talaga siya pincers. Grabe yung bilis. Parang pedipalps siya na pang grab din ng pagkain niya. Pero hindi siya pincers na parang sa scorpion, no? Safe siyang i-handle kaya ina-handle ko na siya. Tinatawag din siyang vinegaroon. Dahil ang isa sa kanyang defense mechanism eh pag-spray ng acid mula sa base ng kanyang tail na amoy vinegar. Kaya tinawag din na vinegaroon. Yan o. Astig no? Maliit pa lang siya. Pero ang cool na. So kung titingnan nyo eh, parang six legs lang no? Parang insects lang. Pero hindi siya insect no? Arachnid siya. May itong dalawang mahabang pair sa kanyang harapan ay legs. Hindi yan antenna. Mukha siyang antenna pero legs yan no? Pero parang ginagamit niya na rin as antenna kasi parang ginagamit yung pang-guide sa paglalakad no? Parang yung stick ng mga bulag pag naglalakad, di ba? Focus. Ayan siya, isang whip scorpion, astig no? So, etong mga to eh, mahaba din daw ang lifespan no? Ang mga female ay umabot daw ng 20 years, tapos ang male ay umabot ng 8 years. So yan, matagal din na pag-aalaga sa inyong pangangalaga. Basta yun, lipat na natin siya dito sa kanyang bagong kaharian. Eto siya. So siya ay isang uri ng burrower na arachnid. Pero manipis yung substrate nilagay ko. Pero meron siyang hide para feeling safe and secure pa rin siya sa kanyang hide, di ba? Yan. Pata sa hide mo. Sa hide mo sa enclosure mo. Yun. Pasok man. So yan siya. Ang ating bagong alien. Nagtago na, no? Astig. Bigyan natin siya ng water dish, syempre. List muna natin. Yun. So, yun ang ating bagong alaga, ang whip scorpion. Sa akin na daw ito, sabi ni Devour eh. So, salamat tol, the Devour. So, check nyo yung kanyang YouTube channel. Follow nyo siya, isang Pinoy na keeper mula sa Amsterdam. Napakagwapong lalaki nito. Check nyo siya. So, bakit nga ba meron tayo dito mature male na Encyocratella olivacea? Nagsapot na siya ako kasi kinabukasan na ito eh. Hindi ko natapos kagabi kasi malate na ako sa work. So, yun, nagmamadali tayo papunta sa work. So, yan yung ating mature male. Settled siya. Tapos, parang nag-sperm web na ata siya, no? So, ayan. Bakit nga ba tayo merong mature male na Encyocratella olivacea?
Dahil guys, yung ating breeding project na Encyocratella olivacea, yung dalawang female ay nag-molt na. So, kung naaalala nyo guys, ito yung dalawang maharot noon. Dalawang napagandang Encyocratella olivacea. So, sila yung maharot na naghahabol sa dalawang torpe na males natin noon, no? Sadly, yung dalawang males ay nag-expire na. Tapos, itong dalawang females ay nag-molt. Ito nag-molt last month, third week of December. Tapos, ito naman nag-molt ngayong December. So, etong isang to eh, bibilhin na ni The Devourer. Sa kanya mapupunta itong isang mature female natin. Kaya siya, naghanap ng mature male dito sa UK. Yan, nakahanap siya ng isa na taga-UK na seller. So, sa akin niya in-address ito kasi isi-send ko din sa kanya itong mature female. So, sabay ko silang isi-send sa kanya syempre, no? Pero, malamig pa dito sa UK. So, may send ko na sa kanya mga bandang March na siguro. Kaya, tayo din ang mag-breed ng female na to. So, medyo meron tayong konting experimentation dito. Experimentation. Kasi, eto, imimate natin. Tapos, eto, hindi natin imimate, no? Kasi, nabasa ko sa mahiwagang Google na etong mga Encyocratella olivacea, walang spermatic A. So, yung sperm ng mga mature males, napupunta sa oviduct, ata, sa may uterus, externus, parang ganun. Basta yun. Meron silang kakayahan na i-retain yung sperm ng male kapag successful yung mating, no? Kapag successful yung mating. So, hindi ko alam kung successful yung mating nila noon, pero konting experimentation lang, no? Hindi ko to i-breed ulit. So, nag-molt na siya last month, pero na-mate siya bandang May or June na-mate siya. Pero, hindi ko na siya i-mate ulit. So, tingnan natin kung magpuproduce siya ng egg sac kung mabuntis siya, no? Tapos, eto, syempre, i-mate natin. Ito yung kay The Devourer. Sa kanya pupunta to. At ito yung kanyang boyfriend. Tingnan natin kung maharot at torpe yung eksena dito. So, yan. Ilipat natin tong ating gagamba sa kanyang bagong tahanan. Okay. Yan. Kapal na lang sapot dito. Parang sperm web na, no? Yun. Hindi ko natapos yung rehousing niya kagabi kasi malilate na ako sa work eh. Kaya yan, iniwan ko siya dito sa malito container. Tapos, iniwan kong bukas yung kanyang lalagyanan para makalabas siya at makapag-stretch ng kanyang legs. Itong kanyang magiging tahanan. So, yan, lipat natin siya. Sana walang bolty-bolty dito. Dahan-dahan lang tayo, no? Doon siya nakaharap eh, sa kabila eh. So, try natin siyang i-nudge paharap dito. Yan, atas ka. Oops. Mag-threat pose ka pa. Huwag na mag-threat pose. Meron kang chicks dito. Dalawa, pero isa lang ang ipapakangkang ko sa'yo. Kasi nga, may experiment tayo, boy. Mag-experiment tayo. Tingnan natin kung totoo yung sinasabi sa Google, pero hindi ko sure kung effective yung mating niya noon. Pero ayun, try lang natin, no? Alam, wawala sa atin, eh. Yan ang ating magiting na male. Check natin kung talagang mature na siya, no? Double-check lang natin. Ayun, meron na siyang embolus sa dulo ng kanyang pedipalps, no? Meron ng patulis na nakatiklop. Yan ang ginagamit niya sa pag-inject ng sperm sa female, sa mating. Okay, nakalimutan kong ilagay yung kanyang water dish. Makakalimutin na si kuya. Diyan lang, para hindi siya dehydrated. Para may lakas siyang gumawa ng sperm web. At mag-sperm induction. Para meron siyang bala kapag imimate na siya. And medyo excited na ako, no? Kasi medyo matagal na tayong hindi gumagawa ng breeding video, eh, no? Ng mating video ng mga tarantula, eh, no? Medyo sobrang dry ng substrate, so i-miss natin ng konti. Dito lang sa bandang likod. And dyan lang para mag-slide yung tubig sa sulok. Dumali yung tubig sa sulok. Yan, okay na siguro yan. Okay, so baba na, boy. Baka mamaya bigla kang magtangkang tumakas habang sinasara ko, maipit pa yung mga galamay mo, no? Yan, isang healthy na mature male. At yun, maraming salamat sa panonood ng vlog na ito. Sana eh, mag-drop talaga ng eggs sa itong ating si Sofia, no? Mag-produce ng maraming eggs, maraming babies, no? At yun, maraming salamat sa panonood ng vlog na ito. Hindi ko lang kung kailan ko maipapublish yung video na ito, pero happy, happy New Year sa inyong lahat. At muli, chill lang tayo lagi dito sa Schizo-Pelma TV.